Mayroon ditong ER80 mga katropa na Kawasaki, walang kuryente, dumayo pa si boss sa atin para ipaayos yung kanyang motor. Pero nagandahan ako dito kasi kumpleto pa yung kahe nyo, masarap siyang i-restore. Yung problema nito mga katropa, walang kuryente, yung unang gumagawa o yung unang pinagdalhan ni boss, hinahanap niya yung CDI. Nung hindi niya mahanap yung CDI, na sumuko na siya at pinadala na sa atin yung motor. So dito naman mga katropa, mayroong Barako 175, medyo bago pa siya, pero ang problema ng motor ni boss, hindi nagkakarga yung kanyang battery. Ilang araw na nilang ginagamit, almost 1 week na, pero hindi nagpupundo yung battery niya kapag ginagamit. Kaya ang ginagawa nila, kapag nalobat yung battery, pinapacharge na lang nila, pero ganun pa rin, nalolobat pa rin kapag ginagamit nila yung motor, hindi nagpupundo yung battery. Halos ayaw tumunog nung kanyang busina, tapos kapag pinush button naman natin, imbis na mag-push button siya, nawawala yung kanya neutral. So para tandaan na talagang lobat yung motor ni boss at hindi nagkakarga. Yung motor mga katropa, hindi mo na kailangang ipacharge yung battery kapag nalobat. Dahil yung motor kapag umandar na yung makina, kusan na dapat itong magkakarga at kusan na magpupundo yung battery kapag ginagamit natin yung motor kapag tumatakbo na siya. Pero kapag hindi siya nagkarga, kapag tumatakbo yung motor o umandar yung makina, iisa lang ang ibig sabihin yan. Hindi kondisyon yung kanyang charger o hindi gumagana yung kanyang charging. Pero depende rin sa scenario. Kung yung battery mo naman sobrang luma na o ilang taon na, baka maaaring battery lang. Pero yung motor ni boss, bago yung kanilang battery, pero hindi nagkakarga. Itong ER80 naman mga katropa na ginagawa nung ibang mekaniko na hinahanap nila yung CDI kung nasaan, yung ER80 mga katropa, wala talaga siyang CDI na nakaseparate. Yung kanyang CDI ay 2-in-1 CDI na, o minsan tinatawag nating magic CDI. Katulad niya rin yung Yamaha X4, 2-in-1 CDI din siya na ignition ko na CDI pa. So magkasama na yung ignition coil tsaka CDI. So yung motor ni boss, yung problema niya, itong kanyang ignition coil CDI. Yun, papalitan nyo lang ng pang-export. Kung wala kayong makita ng pang ER80, pang-export yung ilagay nyo at parehas na parehas lang naman sila. Tingnan rin spanner mo. So kung sakaling na-encounter nyo sa inyong barako mga katropa yung ganitong klaseng problema, mapa Barako 1, Barako 2, o kaya yung modelong barako na fuel injected, huwag na kayong bumili ng original na charger dahil same din ang supply at malulobat pa rin. Sa video na ito mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano mag-upgrade ng charger ng barako para hindi malobat kahit maglagay kayo ng sound, maglagay kayo ng accessories, ng mga ilaw-ilaw, iwas lobat para ma-enjoy nyo ang inyong mga accessories. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop doon sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng baay. Ito na yung tulay ng baay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito, pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos nating kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters na sa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. Para ma-upgrade at mapalakas natin yung charger ng ating barako, ang una natin gagawin mga katropa, i-upgrade natin yung stator ng ating barako. So kailangan tatanggalin natin tong crankcase cover dahil sa loob nito andyan yung stator natin at kailangan natin i-modify. Doon sa likod ng battery mga katropa, doon nyo makikita yung socket ng ating stator. Kailangan nyo rin
alisin yon para maalis natin ng buo itong crankcase cover at yung stator ng ating barako. So heto na mga katropa, yung stator ng ating barako 175, kaya natin to inalis dahil meron tayo ditong gagawin na kunting modification. So dito sa stator ng ating barako 175 mga katropa, ang unang gagawin natin dito ay hahanapin natin yung ground ng ating stator. So dito, kung makikita nyo rito mga katropa, meron tayong makikitang black na mayroong lining na yellow. Ayan yung mismong ground ng ating stator, at kung mapapansin nyo, nakadikit siya mismo sa body ground ng ating stator. So dito naman sa kabila, meron tayong makikitang magnetic coil na nakalagay din dito sa mismong body ground ng ating stator. So yung magnetic coil na to at yung black na mayroong lining na yellow, magkakonik silang dalawa kung mapapansin nyo. Iisa lang yung terminal na kanilang pinaglalagyan. Ang gagawin natin dito mga katropa, gamit yung blade cutter o kahit anong pwede nyong gamitin, ang gagawin natin dito, aalisin natin yung magnetic coil na nakakabit mismo sa body ground ng ating stator. So heto na mga katropa, yung magnetic coil na inalis natin mismo dito sa body ground ng ating stator. Dapat wala siyang contact kahit sa ang ground ng ating motor. So pangalawang gagawin natin mga katropa, dito naman tayo sa dalawang wear na ito. Kung mapapansin nyo rito, merong dalawang wear na nakalagay. Merong kulay white wire na nakalagay dito, at dito naman sa kabila ay yellow wire. Hindi lang siya mapapansin na yellow kasi medyo nag-fade na yung kulay. Pero ang patandaan natin mga katropa, para ma-determine natin kung sino ang white wire at sino ang yellow wire, dito sa bandang to, yung white wire natin mga katropa, kung mapapansin nyo, mayroon siyang nakalagay na nag-iisang magnetic coil. Ito, iyan yung nakakontak sa kanya, nag-iisang magnetic coil lamang. Pero pag sa yellow wire, kung mapapansin nyo dito sa yellow wire niya, yung dalawang contact niya, mayroon tig-isang magnetic coil. May magnetic coil dito at mayroon ding magnetic coil dito sa kabila na nakalagay. Dito, kung mapapansin nyo, mayroon ding magnetic coil na nakalagay. Itong dalawang magnetic coil na ito, magkakontak silang dalawa, magkakonek sila. At dito naman, kung mapapansin nyo, dito rin nakakonek yung ating yellow wire. So, ang gagawin natin dito mga katropa, yung yellow wire na nakakonek dito sa dalawang magnetic coil, aalisin natin. So, heto yung yellow wire na inalis natin dito sa dalawang magnetic coil, tinanggal natin siya. At heto yung dalawang magnetic coil na pinanggalingan niya, dyan natin siya tinanggal. Pero yung white wire, hindi na natin niyang kailangan galawin. Wala natin gagalawin dito sa side ng white wire, kundi yung yellow wire lamang yung aalisin natin dito. Pagkatapos nating maalis yung yellow wire, ang gagawin natin dito, dudugtungan natin tong yellow wire ng panibagong wire, tapos ipapagapang natin hanggang dito sa magnetic coil na ito. Yung magnetic coil na ito mga katropa, kung maalala nyo, inalis natin to dito sa mismong body ground ng ating stator. So ang ibig sabihin mga katropa, yung yellow wire at yung magnetic coil na inalis natin kanina sa body ground, pagsasamahin lang natin silang dalawa. Ganun lang kasimple. Inalis natin yung yellow wire sa dalawang magnetic coil at inalis natin yung isang magnetic coil sa body ground. Ngayon yung dalawang inalis natin, pagsasamahin lang natin silang dalawa. So heto na mga katropa yung ginawa natin sa yellow wire na inalis natin dito sa dalawang magnetic coil. Naghinang tayo o nagdugtong tayo ng panibagong wire. Tapos yung kung wire na dinugtong natin, pinagapang natin hanggang dito sa magnetic coil na inalis natin sa body ground. Pinagsaman lang natin silang dalawa. So ganyan lang kasimple mga katropa yung gagawin natin. Aalisin natin sa body ground yung isang magnetic coil. Tapos yung yellow wire, aalisin natin doon sa dalawang magnetic coil na magkatabi. Tapos pagsasamahin lang natin silang dalawa. Ganun lang kasimple modify yung ating stator. Pagkatapos nating ma-modify yung ating stator, dito naman tayo sa socket ng ating stator. Sa socket ng stator mga katropa, hanapin nyo lamang yung pure yellow wire, yung walang stripe, purong yellow wire, ito, at yung pure white wire. Ito yung pure white wire. So yung pure yellow wire at pure white wire, aalisin natin siya mismo sa socket ng ating stator. Tatanggalin natin silang dalawa sa socket ng ating stator. So ito na mga katropa, yung ating yellow wire
wire at white wire na galing mismo ng ating stator. Inalis natin silang dalawa doon sa socket ng ating stator. Pagkatapos nating matanggal, mga katropa, sa socket ng stator itong yellow wire at white wire, ang gagawin natin dito, dudugtungan natin to ng tigi-isang wire at ipapagapag natin hanggang umabot doon sa dating charger ng ating motor. So i-estimate nyo na, mga katropa, yung wire na ilalagay nyo. Ang importante rito, umabot siya doon sa tabi ng ating charger, doon sa mismong charger ng ating motor. Tig-isa nating dudugtungan ng wire yung yellow at white wire ng ating stator. So heto na, mga katropa, yung yellow wire at white wire ng ating stator. Ang ginawa natin dito, nagdugtong tayo ng tig-isang wire at in-estimate natin yung haba niya hanggang makarating doon sa dating charger. So heto na siya, mga katropa. Medyo hinabahan ko ng konti. Sa dulo, heto yung dalawang wire na dinugtong natin. So hindi na importante dito, mga katropa, kung sino yung yellow wire at white wire sa dulo ng ating wire. Hindi na natin importanteng tandaan kung saan ba napunta yung yellow wire at white wire dito. Ang importante, yung yellow wire at white wire ng ating stator, dugtungan nyo ng wire hanggang umabot siya doon sa dating charger. So okay na, mga katropa, natapos na nating i-modify yung ating stator, tapos na rin nating dugtungan yung yellow wire at white wire ng ating stator. Pagkatapos nyan, pwede na nating isauli yung stator natin doon sa ating motor. So heto na, mga katropa, yung crankcase cover ng ating stator na isauli na natin. At heto naman yung wire na dinugtong natin doon sa yellow at white wire ng ating stator. So para may upgrade natin, mga katropa, yung charger ng ating barako, gagamit tayo dito ng TTGR na 5 wires, pang full wave. Ito yung pinakamagandang pang full wave na ginagamit ko at hindi pumapalya. Subok na subok ko na ito, mga katropa. Kung gusto nyong bumili ng ganitong klaseng charger, mga katropa, i-scan nyo lamang yung QR code na makikita nyo sa screen para ma-redirect kayo doon sa legit na nagbibenta ng ganitong klaseng charger sa Shopee at Lazada. At heto naman, mga katropa, yung dating charger ng ating barako. Aalisin na natin to dahil papalitan natin siya ng bagong charger. So pwede na tayo mag-wiring, mga katropa, ng ating 5 wires charger. Heto yung mga kulay ng ating 5 wires charger, mga katropa, pero unahin muna natin dito yung pink at yellow wire ng ating 5 wires charger. Yung pink at yellow wire ng ating 5 wires charger, ilalagay natin ito dito sa dalawang yellow wire na galing ng stator, kung saan ito yung dinugtong natin sa white wire at yellow wire ng ating stator. Diyan natin ilalagay yung pink at yellow wire ng ating 5 wires charger. So dito, mga katropa, walang baliktaran dito. Kahit saan matapat yung pink at yellow wire sa dalawang wire na galing ng stator, walang problema. Ang importante dito, yung pink at yellow wire ng ating 5 wires charger, tig-isa sila doon sa wire na galing mismo ng ating stator. So heto na, mga katropa, yung pink at yellow wire ng ating 5 wires charger na ilagay na natin sa dalawang wire na galing ng ating stator. Ang susunod natin, mga katropa, dito sa ating 5 wires charger ay itong kulay green na wire. Yung kulay green na wire ng ating 5 wires charger ay yung ground ng ating charger. So dito sa dating socket ng ating regulator, mga katropa, hanapin nyo lamang yung black na mayroong lining na yellow na wire. Yung black na mayroong lining na yellow na wire, mga katropa, ito yung mismong ground wire ng ating motor. Diyan natin ilalagay yung green wire ng ating 5 wires charger. Itatapag natin ito sa black na mayroong lining na yellow ng ating motor. So ito na, mga katropa, yung pinagsama nating black na mayroong lining na yellow at green wire ng ating 5 wires charger. So ang susunod natin, mga katropa, dito sa ating 5 wires charger ay yung red wire ng ating 5 wires charger. Yung red wire ng ating 5 wires charger, papunta na mismo ito sa battery ng ating motor para magkarga yung ating battery kapag umaandar. So dito sa dating socket ng ating regulator, hanapin nyo lamang yung pure white na wire. Yung pure white na wire, mga katropa, direkta na to sa ating battery. Diyan natin ilalagay yung red wire ng ating 5 wires charger. So heto, mga katropa, yung pinagsama nating white wire ng ating motor at red wire ng ating 5 wires charger. Ang susunod natin, mga katropa, at pinaka-importante sa lahat kapag tayo nag-upgrade ng charger o nagpo-pulweb ng ating motor, yung ating black wire ng 5 wires charger. Yung iba hindi na nila kinakabit to, pero ito yung pinaka-importante sa lahat kasi yung black wire ng ating 5 wires charger, siya yung nagko-control ng kuryente para hindi pumutok yung mga ilaw at hindi lumubo ang battery. Sa Barako 175, mga katropa, meron tayong dalawang klaseng pagwawire
wiring ng black wire ng ating 5 wires charger. Didepende ito kung yung motor mo ba ay mayroong patayan ng ilaw o wala. Kasi may mga barako, yung mga naunang barako, may patayan niya yung ilaw, pero yung mga modelong barako, walang patayan ng ilaw. Unahin muna natin mga katropa, kung sakaling ang barako mo ay walang patayan ng ilaw, ganito yung gagawin natin. Tulad nung ginagawa natin mga katropa na barako, walang patayan yung kanyang ilaw, kaya ganito yung gagawin natin. Yung black wire ng ating 5 wires charger, ilalagay natin sa accessory wire ng ating motor. So dito sa flasher relay mga katropa, mayroon tayong makikitang light brown wire. Ito yung accessory wire ng ating motor o ng ating barako. Diyan natin ilalagay yung black wire ng ating 5 wires charger. Para pag sinusin natin, masusuplayan ng positive supply itong ating 5 wires charger at makukontrol nyo na yung voltahe. So heto na mga katropa, yung light brown wire ng ating motor o accessories wire ng ating motor, dyan natin nilagay yung black wire ng ating 5 wires charger. Naglagay lang tayo ng extra wire para hindi masyadong pilit at hindi masyadong bitin yung wire ng ating black wire charger. Ganyan yung pagwa-wiring kapag walang switch yung ating headlight. Pero paano naman kung may switch yung headlight mo? So ganito yung gagawin natin. Sa dating socket ng ating regulator, kung mapapansin nyo, mayroon kayong makikitang kulay dilaw na wire. So ang gagawin natin mga katropa, napakasimple lang. Kapag may switch na ang inyong headlight, yung yellow wire ng dating socket ng ating regulator, itatap lang natin sa black wire ng ating 5 wires charger. Para kapag sinusi natin yung ating susian, masusuplayan ng positive supply itong black wire ng ating 5 wires charger. At the same time, masusuplayan din ng positive supply yung ating yellow wire para magkaroon ng supply yung ating headlight. Yun lang yung gagawin natin kapag may switch na yung ating barako 175. So heto na yung 5 wires charger natin mga katropa, inorganize natin yung wiring, nilagyan natin ng electrical tape para iwas grounded. Dito naman tayo sa switch ng ating headlight mga katropa, kasi walang switch ng headlight itong motor ni boss, kaya gagawa natin siya ng headlight switch. Ang gagamitin natin dito ay yung two-way na domino switch. Bukod sa switch na ito, pwede rin kayong gumamit ng ibang switch, depende kung ano yung switch na gusto nyong gamitin. Sa wire ng ating switch mga katropa, meron tayong dalawang wire na makikita lamang. Yung mga wire pala, yung kulay ng wire, hindi na importante yan mga katropa. Ang importante rito kung saan natin ilalagay itong dalawang wire na ito. So yung wire ng ating switch mga katropa, ipapagapang natin ito hanggang sa loob ng ating headlight. Kung sakaling bitin yung ating wire, dugtungan na lang natin itong dalawang wire ng ating switch at ipagapang natin sa loob ng ating headlight. So heto na mga katropa, yung dalawang wire na dinugtong at pinagapang natin galing doon sa switch ng ating headlight. So ang unang gagawin natin, yung isang wire ng ating switch, hanapin nyo lamang yung green socket dito, nag-iisang green socket ng ating headlight. Sa green socket mga katropa, mayroon kayo makikita ditong pure na yellow wire. Ito, yung pure na yellow wire mga katropa, ito mismo yung supply ng ating headlight. Diyan natin ilalagay yung isang wire ng ating switch. Itatap natin dito sa yellow wire ng ating motor. So heto na mga katropa, yung pure yellow wire ng green socket, dyan natin nilagay yung isang wire ng ating switch. Heto yung pinagapang natin. Tapos hitong natitirang isang wire ng ating switch mga katropa, yung pinagapang natin, ilalagay natin to sa accessory wire ng ating motor. Dito sa ating motor mga katropa, hanapin nyo lamang yung socket na ito, yung kulay itim na socket. Sa itim na socket mga katropa, meron kayo makikitang pure white wire, ito yung mismo galing ng battery, at meron kayo makikitang light brown wire. Galing mismo ito ng susian natin. So, ang gagamitin natin itong wire mga katropa ay yung light brown wire. Diyan natin ilalagay yung isa pang wire ng ating switch ng headlight dito sa light brown wire. Para kapag sinusi natin yung susian, mapapasukan ng accessory wire o ng positive supply itong ating switch. At yung switch naman kapag inon natin, masusuplayan niya yung yellow wire. Kaya magkakaroon ng supply yung ating headlight at taillight. So, heto na mga katropa, yung ating accessory wire o yung light brown wire ng ating motor. Diyan natin nilagay yung isang wire ng ating switch. So, yan lang yung gagawin natin mga katropa para magkaroon ng headlight switch yung ating Barako 175. Pagkatapos yung mga katropa, i-assemble na natin yung mga dapat i-assemble at i-testing na natin yung motor. So, heto na mga katropa, yung ating Barako 175 na assemble na natin at i-testing natin mga katropa yung kanyang push button. Ipapakita ko muna sa inyo na lobat pa rin yung kanyang battery. Hindi pa rin gumagana yung kanyang push button. Ilang linggo na nilang ginagamit yung motor pero hindi pa rin nagkakarga. Subukan nating pandarin. Friends, pandarin natin. Sige saan, voltmeter. Yung voltay ay 14 rev.
stable. I-reprep mo, mo lang para ano, i-reprep mo lang para magkarga. So nakabuelo na yung battery ni Boss mga katropa. Wala pang halos 5 minuto natin nire-revolusyon kumpara doon sa ginagamit nila ng ilang linggo, pero hindi nagkakarga yung kanyang battery. Ito, 5 minuto pa lang halos natin nire-revolusyon, lumakas na yung kanyang busina at gumana na yung kanyang push button. So good na good yung ating conversion. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sabang pagsuporta sa ating channel. Sana sa tuwing nanonood kayo ng ating video, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pagwawiring.